Multiple murder. Kung nalaman ko, sabi ko, fulfillment of duty yan. So, dismay, acquitted yung kaso. Sabi ko talaga, tutulungan ko. Siligay ko ngayon sa munting lupa. Pwede, wala nang rayot-rayot. Are you an ifugaw, no? If ifugaw ka. Kung hindi ko nalagyan ng ipugaw, hindi matinong. Ngayon, malinis na ang, ano, behave talaga lahat ng priso. Hindi ko lang masabi sa inyo kung bakit mag-behave sila doon. Kasi, kumakati ang bibig ko, gusto kong sabihin eh. Wag na, ano na lang. Baka magamit, baka tatakbo ito ng mayor sa mga one of these days, mag-retire na ito sa gobyerno. Ayaw ko lang maano. Pero believe up ko sa formula niya. Ganun talaga. Kung ganun ang ginagawa mo, pati ako, pag, you know, if there is no law and order, how can we now proceed? Andito man si yung insurgency, yung sinasabi ni Undersecretary na LCAP, maganda man yan. So pag nawala yung insurgency, medyo mahina na talaga ngayon. At wag nang pumasok itong droga para hindi tayo magka-problema. Ay yung mga gangster-gangster niya, madali lang yan. Yung mga kidnapping, diretso patay para wala nang problema pa. Ano, hindi ko malaman kasi mag-ano ako, sa totoo lang. So yung patayan, yung pinapatay, tama yan. Masama talaga yan. Na, ngayon, yung pinapatay na kriminal, ulitin ko, masama man yan, pwede magpakasama tayo para walang kriminal. Tayo na lang ang kriminal, mabuti pa siguro. Maniwala ka dyan sa, you know, International Court of Justice. Let me just put a statement dito ngayon. Here and now. And I have sabi ko for the nth time, I am a Filipino. If I will be tried for the so many deaths, murder or sabi na homicide, I must be judged by a tribunal which is a Philippine court with a prosecutor na Filipino tapos si judge Pilipino. Kung masintensyahan ako, okay ako. Kung makulong ako, dito ako pakulong sa munting lupa. By that time, bad, wala na ito. Nag-retire na. Pero hindi ako magpunta dyan, sabihin mo, Baba, bakit ba siya mag kalukuhan niya? Ang advocacy ko kasi, personal ko, yung personal ko na kasi, is yung tao. Ayaw ko kasi yung api-api. Lalo nang yung naging fiscal ako. But I cannot do anything kasi limitado ang fiscal eh. Sabi ko ito, pag nagkaroon ako ng yayariin ko talaga ito. Yung droga. By what right do you have na maggawa ka ng, magluto ka ng droga tapos ibigay mo sa mga anak natin? And of all ditong heinous crime, yung mga drugista, pinapatay ang nanay, pinapatay ang tatay, mag-rape ng anak. Recently, Manila, ni-rape niya sa bahay. Tapos kinarga niya ang bata, ipinasok niya doon sa Imbornal.
Then he reported, bago lang ito, it's about 4 months ago. Yung mga ganun, yan hindi na, alam mo, itong human rights, magpakita sila ng listahan ng namatay. Hindi naman na sinasabi doon kung yung kanila, yung ilan yung namatay at ano yung sabi ng human rights dito na pinatay dahil sa droga. Hindi mo naman tinignan kung ilan ang pinatay nila. At ang pinapatay nila mismo yung ating bayan. Kaya sabi ko, if you destroy my country, even in front of the judges of that International Court of Justice, sabihin ko talaga, pati sila, you go to my place. Pag maghawak ka lang ng kasing katiting na droga, pag hindi kita binaril, sabihin ko talaga sa kanila. Kasi galit ako. Alam mo, yung prosecutor ako, ang pumapasok kasi ang korupsyon. Minsan, pagdating sa korte, daladala ko ang ibigay ng pulis, tawas. So ako pa maangmura ng huwes, ako yung have to explain something na hindi ko kaya kasi hindi ko ginawa. Tapos bakit ako nagpresenta ng tawas lang? Corruption sa police, fiscal, judges. Basta corruption. Mainit ang pera. Mainit ang pera. Kaso mo, mga ganun, ilan? 5 billion o yung nahuli sa korte. Tapos may magbulong doon sa fiscal. I-drop na lang ninyo yan. 20 million, 30 million. Judge, bilhin nila. May isang judge sa Maynila na yan. 1,000 cases ni isang conviction sa drug. Wala. O sabi ko, Supreme Court, mga judge dito, mga corrupt. Yan ang mahirap sa ano. Very corrosive ang laro na yan kasi sinisira nila. Hindi nila alam kasi bugok itong human rights. Mahina mag-isip. Yan, they're only thinking about the police, pati yung drugista. Hindi nila alam na itong droga sinisira ang structure ng ating gobyerno. May mga kaya nagbabagsakan yung kaso. May mga sa Maynila, bakit sabi ko, tinignan ko, bakit walang conviction yung mga, kasi nabibili. Ang 5 billion ang shipment. Ang bilihan dyan, milyon. Ang huwes, kwentahin niya kung ilang taon siya tapos mag-retire, magkano ang makuha niya. 12 million. Ito, bigyan ka ng 50 milyones. Mag-isip ka. Pati biska. Lahat nakukurap talaga. Lahat nakukurap. Basta pera. Depende na lang kung sa sikmura mo yan, kung kaya mong talikuran yung bayan mo. Kaya yung pinako, yan ang pinako. Nangako ako sa inyo, ganun. Wala akong ibang nako. I will go after the criminals, I will go after the drug problem, I will go after lahat yung masasamang tao. Tapos sabi ko, I'll give you, well, of course, I have to thank also Congress, sila si Senator Villar, si Ma'am nandito, na lumabas, universal healthcare, education, nandiyan na, tertiary. Dineliver ko talaga lahat. Hindi lang perfect because I am not God. But on all scores, yung sinabi, yung lumabas ko sa bunganga ko, ginawa ko talaga. Ginawa ko. Now, I would like to end my talk by just saying a warning. There can never be a progressive country unless there is law and order.